Ayan, so 99% na, patapos na siya. Ayan. Magandang araw mga kasityo. So for today's video, mag-unboxing tayo at bubuoy natin itong ating Ortur Laser Master 3. So bibigyan din natin siya ng basic review. So ngayon gagawin natin ay unboxing muna. So meron tayong manual, mga kasama pa rin ito sa manual, guide. Pwede niya, ito yung siguro mga base. Yan. Ang ganda ng pagkakagawa. Yan. Solid na solid, ang ganda ng pagkakagawa. Tapos ito naman, kasama pa rin siya, kapartner nito. So narito nakalagay yung ating Ortur Laser Master 3. Yan. So makikita nyo rito, napakadaming mga accessories. So bali mga kasityo, kung makikita nyo yan, lahat yan, so yan yung laman lahat ng ating kahon. So ito lahat yung kanyang mga accessories. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay bubuuin naman natin siya ngayon. So ayan mga kasityo, at atin na nga natapos nating i-set up yung ating Ortur Laser Master 3. Ayan, so sinaksak ko na rin mga kasityo yung wire papunta dun sa aming outlet. Ayan, so dito nyo ilalagay. So dito merong USB. Ayan, so ito emergency stop. Pag so kung kailangan nyong patigilin, patigilin nyo. So ito meron tayong susi para dyan. Ayan. So lagay na natin. Nasa off pala siya. Ayan. Naka-off siya. Ayan. So, dito yung on. Ayan. So, ilalagay ko mga kasityo yung link ng guide nito ng Ortur. So, meron silang video para talaga ma-guide yung pagbubuo nito. So, lalagay ko na lang sa description box yung link para hindi kayo mahirapan sa pagbubuo. Ayan. Mga kasityo, sa pagpiprint naman o sa pag-i-engrave naman mga kasityo, kailangan nyo muna nga i-download itong application na Laser Explorer. Ayan. So, yan yung magiging app natin. So, pwede nyo itong ma-download sa App Store. Ayan. So, ang gagawin natin mga kasityo ay pipindutin lang natin yan. Ayan. So, lalabas na yan. And then, device not connected. So, pupunta lang kayo dito. So, lalabas mga kasityo yung Laser Master 3. Pipindutin nyo. And then, tatype nyo na yung password natin. So, ayan. At naitype ko na mga kasityo yung aming password. Next. Yan. So, makikita nyo yan. Nagbiblink ano. So, pupunta naman kayo dito mga kasityo. So, turn on muna natin. Ayan. Turn on natin. And then, press long press natin. Yan. Yan. So, pag na long press natin, magaganyan yan. Ayan. So, hintayin yung gumalaw yung ating laser. So, gagalaw yan. So, gumalaw siya. Yan yung pinakang default niya. And then, ipe-press natin siya ng 5 times.
na mabilis. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, makikita nyo, tumunog siya. Tapos, nag-iiba-iba siya ng kulay. Yeah. Kukunik natin siya dito. Dito siya. Yeah. And then, magkukunik na siya ng kusa. Yeah. So, hintayin nyo lang mag 100%. Inapit nyo yung inyong cellphone o saka itong ating device sa router. Yan. Yeah, kita nyo, 100% agad. So, makikita nyo mga kasityo, connected na tayo. Yun. Connected na. So, ang gagawin natin ay, punta tayo sa album. So, sa album, so, ito yung ating ipiprint. Yung aking logo. Punta tayo sa crop. Ayan. Crop lang natin siya. Ayan. Ayan. Crop natin siyang ganyan. And then, ito. Ayan. Yan, narito yung neck sa taas. Yan, so yan yung ating magiging alignment. Ang ilalagay natin dito ay yung sukat ng ating kahoy. So, ang sukat dito ay 375 by 255. So, mas maliit lang dito yung ating gagawin. So, pwede na yung 200 yung width, 150 naman yung height. Ayan. And then configure plywood mga kasityo, plywood yung gagawin natin. Ayan. Lagyan. And then control, pag pinindot nyo to gagalaw yan, oh. Ayan. Ayan, so explore nyo na lang mga kasityo. Ayan, so bali yung sinetup ko ngayon mga kasityo ay 258 yung width nya, tapos yung height nya 100 lang. So tingnan natin yung magiging preview nya kung saan sya dadaan. Nilagay ko na rin yung board dito. Ayan, so tingnan natin. So ayan, may kumakikita nyo. Yan yung dadaanan ng logo. Yan. Yan yung dadaanan ng logo. Yan. So bali hindi ko siya, hindi siya nasa gitna. Medyo nasa baba siya ng konti. Ayan. Testing lang naman to. Start na natin. Yan. Check natin. So start natin. Yan. So bali nagko-configure siya. Uploading. Yan. Yan, 99. And then 100. Ayan. So ito yung magiging itsura niya kapag natapos. So irarun na natin. Ayan. Confirm. Okay. Ayan. So kung makikita nyo, yun yung ginagawa niya ngayon. So, kagandahan dito mga kasityo sa Ortur. Yan. So, pwede kayong gumawa ng kahit anong ibang bagay. Halimbawa, punta tayo sa YouTube studio. Ayan, magkaliko tayo sa ating mga kung ano-ano. Yan. So, habang gumagawa siya, pwede kayong mag-multitasking. Ayan. So, pwede tayong mag-Facebook, etc. Tuloy-tuloy pa rin siya. So, punta tayo ngayon sa ginagawa niya kanina, Ortur. Yan, so tuloy-tuloy pa rin. So pwede kayong mag-multitasking mga kasityo. Hindi lang yan yung pwedeng gawin nyo. Ayan, so piniprint niya na yung other part. Ayan, so hintay lang natin siya matapos. So ayan, at patapos na. 99%. So 99% na, patapos na siya. Ayan. Ayun, tapos na. Ayan, so nakalagay dito ay engraved task completed. Ayan, so tapos na. Kunin natin, check natin. Pwede? Pwede. So, ayun nga mga kasityo, at na-try na nating subukan ngayon in action itong ating engraver mga kasityo. Ayan.
So bale mga kasityo, ito yung ating outcome ng ating in-engrave o print dito sa ating melamine na 1/4. Ayan. So kung makikita nyo mga kasityo, na-print naman siya ng ayos mga kasityo. Ayan. So makikita nyo rin yung difference nung kulay kasi ito sa cellphone ay kulay red, ito kulay red din, so ito black talaga yan. Ayan. So nag-try din ako mga kasityo sa kahoy. Ayan. So nag-try ako sa 3/4 naman ito na plyboard. So ito yung kinalabsan niya. Ayan. So hindi ma-distinguish masyado yung red dun sa black, pero medyo light lang siya na konti. Unlike dito sa melamine na kitang-kita mo yung difference niya. Ayan. Kita nyo, pansin nyo. Maganda yung pagkaka-print dito. Kaso lang, parang medyo nasusunog talaga yung melamine eh. Ayan o. Oh, kung mapapansin nyo. Ayan. Pero okay pa rin naman pag naalis nyo yung mga dumi-duming yan at napunasan nyo ng ayos. Okay naman siya. So unlike dito na halos magkapantay lang sila, ayan. Ayan. So pero ramdam mo dito na na-engrave siya. So siguro kung mga 3 passes nakalubog na talaga 'to. Ayan. Nakalutang 'tong mga light colors na 'to. Ayan. So ayan nga yung basic features mga kasityo, ayan. So ibig sabihin ng green ay connected siya. So ito yung switch natin. So pag in-off natin siya mga kasityo ay mamamatay siya. So ito naman yung pag gusto niyo patayin yung ginagawa niyo. Patay nyo lang ganyan, tapos pag alisin nyo, stop nyo ganun. Okay. So, pag papatay naman mga kasityo, long press nyo lang. Yan, mamamatay na siya. So, yan. Tago nyo lang yung susi para hindi mapaglaruan. And then, meron akong gustong isang ipakita rin kung paano sinusukat yung taas ng laser dun sa ating piece. So, ito mga kasityo, ito yun, oh. Yan. So, kaya ibababa nyo lang siyang ganyan. Ayan. So, pag binaba nyo siyang ganyan, dapat lapat siyang ganyan. Ganito. Ayan. So, yun talaga yung standard. Dapat ilalapat nyo siyang ganyan, then hihigpitan nyo, and then, ibabalin nyo na uli siya. So, dapat ganyan lang yung agwat niya. So, yung kaninang setup para yung sa 3/4. Ayan. So, ito yung setup ng masa 1/4. Dapat nakalapat siyang ganyan. And then, ibalin nyo na lang na ganyan. Then, hihigpitan nyo na lang. Ayan. Para na yung setup na to para sa 1/4 na plywood. So ayun nga mga kasityo, at naipakita na natin ang basic specs at na-testing din natin itong ating Ortor Master Laser 3. So itong kagandahan nito mga kasityo ay makikita nyo naman wireless siya. So wala tayong ginamit na wire. Cellphone lang yung ginamit natin. So ilalagay ko mga kasityo yung link ng Ortor Master 3 sa description box, at saka ilalagay ko rin yung kanilang tutorial kung paano to i-assemble para hindi kayo mahirapan. So ayok mga kasityo, nakatulong itong ating ginawang video. So maraming salamat sa panonood, at see you sa ating susunod na video. Ingat, God bless.